complete setup po to. Malupit na malupit mga master. Balanse po siya. Yung po ginaganito nila mga master, makikita nyo po, kung mabigat po yung rail, bababa po siya dito. Kung mabigat po yung rod, bababa po siya dito. Balanse po mga master. Ito po yung medium setup ko. Magandang araw po mga master, Angler Jericho na naman po. Ingat po kayo sa Pilipinas, may bagyo sa atin. So mga master, may bagong issue na naman po tayong fishing gear. Bali yung issue po sa akin sa medium setup. Pinili ko is si Shimano Dayaluna. Ito po yung spec ni Shimano Dayaluna mga master. Spiral na po siya. Ang ibig sabihin ng spiral, yung pagka-wrap niya po, pa-X. Tapos po, high power siya. Yung ibang rod, ang power lang nila padiretso. So, pwede sa kaliwa to, pwede sa kanan. Kasi nga, spiral. Tapos po, C14 plus na po siya. Light po siya. Magaan po. Tapos po, ito po yung kagandahan niya. Muscle carbon po siya. Yung spec po ni Shimano Dayaluna, S stand for solid tip. 96 po yung length niya, yung haba, medium setup po siya. Yung lure capacity niya po, starting po ng minimum niya is 8 to 45 grams. Yung line niya po is PE.8 to PE2. Ito po siya. Ito po siya, napaka gaan niya. Maganda to mga master. Ito po yung ilalagay ko. Yung line niya is PE.8 to PE2. Ang choose po is bumigit na lang ako mga master. Ang ginamit ko is Daiwa J-Braid 25LB. Yung PE size niya, yung number niya is 1.5 lang. Tapos 300 meters. Tapos yung leader ko 30LB. Nag-jump lang ako ng 5LB. Ipapakita ko po sa inyo yung reel na ipaparis ko po dito. So, tara pa. Ito na po. Ito po yung choice na reel ko. Sustain C5000XG. Yung Sustain 5000XG, nanalo po siya ng Best Fishing Saltwater Reel ang 2017 sa ICAST. Pura po siya at meron na po siyang pangalan. Ito po yung choice ko. Tapos po, ito po yung details niya. Yung speed niya po, 6-2-1 siya. Ito po siya, extra. Tapos yung kg niya, yung drag capacity po nito, 11 kg, equivalent of 24 lb. Tandaan niyo po, yung ginamit kong line is 1.5, equivalent of 25 lb. Pasok na pasok po yung line ko. Tapos po, yung timbang ng reel, is 285 grams lang. Magaan siya. Tapos 8 plus 1 ball bearing na po siya. Tapos yung per crank niya po is 103 centimeter po siya. Yung crank niya po. Ito na po siya yung reel. Nanalo po siya ng 2017 ICAST Best Saltwater Reel. Meron na po siyang pangalan mga master. Okay po, nakanab na po siya, black po siya, ang ganda niya. Tapos po, ang kagandaan, wala na po siyang anti-reverse. Wala po siya mapapasukan ng tubig kung sakali mang nalublob siya. Ipapakita ko na lang po yung loob dito kapag minaintain natin. Ngayon po mga master, ito na po yung reel ko. Ipapakita ko naman po sa inyo paano ko siya ispool, lalagyan ng line, tapos po, lalagyan ng leader. Okay po, tara po, samahan niyo po ako. So, ayun na, nabutas na natin. Ito po siya. Ito po yung reel natin, mga master. Bubuksan lang natin. Alisin natin yon. Tapos mga master, yung palan dito, ang ginagawa ko, uninut lang mga master.
tatlong roll. Ito siya, wait. Tatlong roll. Tapos, uninat mo lang siya. Mga lima. 1, 2, 3, 4, 5. Okay pa? Tapos, ilayin nyo lang po mga master. Basahin nyo na laway nyo. Tapos po, yun na. Ilayin nyo na doon. Tapos, putulin po yung excess. Putulin po natin yung excess. Ito po, electric tape po. Kukuha lang tayo ng konti, mga master. Para hindi siya... Kaya naglalagay ako ng electric tape, mga master, or anuman, para supporta po siya para hindi dumulas yung line. Ito po, lagay natin. So, gagamit tayo ng machine. Lagay po natin dito yung spool. Nandito. Lagay nyo lang po, then ikot. Yan po ang kagandaan kapag may machine ka. Talagang hapit na ipet. Ito po. Natin dito. Ayan na po. Tapos gagamit tayo ng guide. Ganito lang po siya. Tignan natin yung line. Ito na po yung kinalalabasan, mga master. Maganda siya. Tapos. Naispulan na po natin. Lalagay na po natin yung leader line. 30 LV lang pa. Buksan ang leader line. Kukuha tayo. Ito po siya. Ilagay mo sa paa nyo po. Halimbawa, nasa laut po kayo. Or nasa batuan. Ito po yung pinakamadaling nut na pwede nyong gamitin. Pero malakas po siya. Ito na po siya. Lagay ko muna dito. Ito po yung main line. Gaganyanin nyo lang po. Ayan. Tapos, dulo ng daliri natin, ikot nyo lang po. Pag ikot nyo, ayan po siya. May tension na. Lalapit po ako sa inyo para makita nyo po mabuti. Leader line, main line, sa kaliwa. So, ipapasok nyo po sa loob. FG nut po to, mga master. Diretso lang. Isa taas, isa sa baba. Paikot-ikot lang, mga master. Napakadali po. Ikot-ikot lang. Yan. Ako, mga master, nasa 30 repetition, 240 ang repetition ko.
Ito po yung tinatawag nilang FGNAT, mga master. Pero ako po, yung fishing po kasi is learning. So, kailangan nyo pong mag-aral ng mabuti para sa bisyo natin. Ito po, nasa 30 na. So, alisin lang po yung line dito. Kukunin mo yung main line, tsaka yung end ng leader mo. Tapos ito yung excess. Magro-roll ka po, isa sa papunta sa'yo, isa papunta sa cellphone, isa papunta sa'yo, isa papunta sa cellphone, isa papunta sa akin, papunta sa cellphone, papunta sa akin, papunta sa cellphone. Okay na po. Ang gagawin ko po, ilalako pa po siya ulit. Ito po. Isa papunta sa akin. 1. Magbibilang ako ng 3. 2, 3. Kuha na po. Tapos po, ibabalik ko lang po siya dito sa ginawa ko loop. Ganun lang po siya kadali. Okay. Tapos po, i-cut ang extra. I-cut po ang extra sa leader line. Tapos po, yung pong sa line nung main line, yung excess, i-ano nyo po, sunugin nyo po ng lighter. Dahan-dahan po kayo, baka masunog yung main line. Okay na po. Ito po yung finished product natin, mga master. Napakaganda, di ba? Smooth. Okay na po yung main line natin, mga master. Ngayon, kumukuha ko isang haba lang na ganyan. Puputulin natin yung galing sa leader line. Cut natin. Ito. Ilalagay na mo po natin sa rod. Ito na po siya. Ilagay ang spool. Sa pagtono po ng reel, hindi po siya maigpit, hindi naman po siya maluwang. Para pag po kinagatan kayo, hindi siya todo bigay. Ilalagay na po natin siya sa rod. Ito po yung rod natin, si Shimano Dialuna C14 Plus. Yan na po siya. Tuwid nyo lang. Okay na. Sipatin nyo lang, mga master. Pag nasipat na, open nyo po yung bail arm. Pag open, make sure na papasok po siya lahat sa mga ring niya po. Ito po yan. Ipapasok natin sa mga ring. Ayan po. Ila. Tapos po, close nyo po yung bail arm. Mga master, tandaan nyo po, kapag po nagkakas na kayo or nagahagis na po kayo ng ginagamit nyo na yung rag, nagahagis na po kayo yung jig, make sure po, mga master, yung connecting nyo, lagi siyang nasa labas. Kasi isa pong factor yon para maging weakest po ito, magkakaroon ng crack yung dito sa connecting or magkakaroon ng gasgas. Kung mahina klase po yung rod nyo, mababasag pa po yung ceramic nya. Dito na po tayo sa snap po. Paano ko po ba ilagay yung snap ko? Ganito ko po siyang ilagay. Ito po yung snap ko. Ito po yung snap ko. Ayan po. Ito po yung snap ko. Ito yung leader ko. So, ipapasok ko lang doon.
pagpasok, maglo-loop lang ako ng tatlong ikot. Isa, dalawa, tatlo. Pag-ikot po, gumawa ako ng circle. Ayan po, ipapasok nyo lang sa loob. Yan. Tapos, ilahin nyo. Ganun lang kasimple mga master. Ilahin nyo lang. Putulin ng extra. Ito na po yung setup natin mga master. Complete setup po to. Malupit na malupit mga master. So, balanse po siya. Yung po ginaganito nila mga master, makikita nyo po, kung mabigat po yung reel, bababa po siya dito. Kung mabigat po yung rod, bababa po siya dito. Balansi po, mga master. Ito po yung medium setup ko. Pasok yung line, pasok yung reel, pasok yung rod. Ito po yung pull piecing medium setup tutorial ko po. Ingat po tayo sa Pilipinas, mga master, kung nasan man po tayo. Keep on fishing, keep on learning. Always humble, mga master. Kailangan din natin ng mga ideas ng mga ibang tao para madagdagan yung knowledge natin. So, ingat po. Angler Jericho po. God bless you po all.